I-cover na po yung ibon natin. Kung basta nalabanan natin si Adeno sa loob ng mga 10 araw. Within 3 days, bumuo ka agad yung dumi nila. Then, siyempre, kahit buo yung dumi. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait. Palagi kang mag-iingat at palaging good health. Eto mga kasubis, bali may bagong produkto tayong susubukan. Pinagkatiwalaan po tayo ng isang kumpanya, ng Firmabet, saka Pharmabet po yata yun. Ito po, nakalagay naman po dyan eh. Tapos itong Battle Cock, magkaka-sister company siguro po ito. Itong Battle Cock, susubukan po natin itong gamitin sa ating ibon, gawa nang sa pagpapaitlog. At ito naman, Bitmin Pro, meron pong nagsabi sa akin na ito pong gamit nila, isang kaibigan, na isang taon na rin nila ginagamit, effective daw. May pwede natin gawing maintenance dito sa ating mga breeder po yan. Yung mga, ayan, katulad yan, may Doximol, checkin po natin kung paano po yan. Kasi, unang-una, wag po tayo basta-basta nagbibigay ng gamot or supplement pag di nyo po alam yung mga, kung paano gamitin o yung dosage niya. Ganito po, mamaya mag-training po tayo. Naka-recover na po yung ibon natin. Kung basta nalabanan natin si Adeno sa loob ng mga 10 araw. Within 3 days, bumuo ka agad yung dumi nila. Then siyempre, kahit buo yung dumi nila, huwag mo silang papagurin agad. Ngayon pa lang po tayo uli magtotos. Yung iba po, ang lalayo na. 150 kilometers na tayo po ngayon pa lang. Kung papansin ninyo, okay na yung mga dumi na at saka okay na yung mga mukha nila. Kasi nung nagkaroon ng one eye cold, meron po akong isang ibon, bali kulang pa po ito eh. Hindi yata pumasok. Meron po kasi kong ibon na isa na pabalik-balik yung one eye cold. Ginamitan na natin ng pantao, antibiotic na pantao. Minsan, sabi ko nga, kakaiba na sakit po ngayon. Parang continuous learning tayo. Continuous din yung pagdagdag ng kakaibang sakit. Dati, simpleng cure gold. Kaya na po kagad. Ngayon, hindi na po ganun kasimple. Ito po yung sa PHL. JB Sharif, shoutout sa'yo. Kompleto na yung team mo. Ito, hindi mo pa kinukuha at saka nandun yung isa. I-re-record ko na lang mamaya. Kung gusto mo, pag-grab na lang natin. Pag-grab pa, lalabob. Sorry. Ito po yung ano pala, yung tulong ni Bait doon sa huli natin tinulungan. Pwede na pong kunin tong isang ibon dito, yung blue bar. Itong isa, iniisip ko kung ipanlalabang ko pa po. Kasi alam ko naka-MMS summer to, pero parang hindi muna po ako maglalagay ng mga young bird doon kasi patitilain ko naman yung aking south. Kasi yung mga south ko, siyempre mga inakay, yung mga bata, inabot din naman mga sakit. Itong matataas na resistensya o malalakas na yung resistensya. Kaya madaling naka-recover. Pero yung south natin, pa-recover na rin. Ayun. Pero siyempre, pagka naglagay ka ng bagong inakay po doon, pwedeng madisgrasyahan. Pwedeng kapitan. Tapos wala na tayong bakuna, lahat po doon nakabakuna na. Pag bumili naman po tayo ng bakuna, dapat dalawang bote agad. Hindi pwede yung butal-butal. Isang bakunahan na lang po. Ito po yung ibon natin. Mamaya po, magpo-post po ako. Mag-out po tayo ng ibon. Gawa ng marami po magbe-birthday na mahal sa buhay si Bait ngayon September. Matatambakan po tayo ng gastusin. Ayan po. Kita nyo po yung anak ni Stitch sa kang milky. Mamaya, pakita ko naman yung susunod kung yung mga kapatid niya milky rin. Sige po. What's up, mga showbiz? Mga showbiz, bali magsi-single tossing po tayo. Ito po yung ating si Bunso. Tingnan niya, lulugo na yung ulo niya. Ito po yung pakpak niya. Medyo mailap. Ito po, sana wag masunog yung mga iba niyang pakpak dahil alam niyo po, pag out color, nasusunog po yung mga pakpak niya. Pakawalan ko po, single tossing lang muna po tayo. Yun po. Kasi yung ating ibon po, ikagagaling lang po, galing sa hindi magandang karanasan. Nagkaroon ng sakit. Papunta po sana sa Adeno, o may Adeno na, sabi nga nung iba nanonood. Pero nagapan po natin. Ngayon po, isa-isayin ko po. Sandali, kukunin ko lang. Ito lang po yung aking ibon. Sandali po. Yun. Bali, ganito po kasimple yan. Medyo malayo yung ating camera. Wala po kasi tagahawak ng camera, ako lang po. Ito naman po, atin pong naka-2K na ibon, palaban po natin ng MMFC. Bibigyan po natin ng
ng visitor sa Keling Wang. Ito po, para dahan-dahan makatulong, makarecover sila sa kanilang nararamdaman. Pero tingin ko, ano na to, 95% okay na sila. Hindi naman natin masabi kasi 100% kasi pamaya natin malalaman. Rumoronda na po sila ng 2 araw at 3 araw po sa akin. Makaka-4 na lipat na rin po sila tuwing everyday. Then ngayon po, start ng toss. Then mamaya, MMFC naman po, magtotos po tayo. Medyo malayo na po yung MMFC, pero wala po tayong magagawa. Kailangan po natin humabol para kahit paano makasama pa rin tayo sa kwentuhan hanggang dulo. Tayo naman po masaya na makasama sa kwentuhan. Kung hindi man po hindi po man tayo nanalo, maging masaya na lang po tayo, nakakalaban natin po yung nag-champion. Pero malayo pa po yan. Training muna po tayo. Saglit po ah. What's up mga kasubis? Ito mga kasubis, balik po tayo. Ito po, bali nagsisingle tossing na po tayo. Gaya na sabi ko kanina, naka-recover na po yung ating mga ibon. Nahabol na po tayo ngayon sa ating North Team. Si single tossing natin, ito bro, no? Sana makatapos, makagawa po ng kanyang resulta o may magandang resultang ihatid sa atin po. Bibigyan po natin to, then papakawala po tayo every 5 minutes para po hindi po sila magsabay-sabay, para magkaroon sila ng diskarte na bumaklas o umuwi mag-isa. Malaking bagay po sa atin itong gantong nagsisingle tossing. Pakawala ko po ah. Pag nagsisingle tossing po kasi, medyo lumalakas po yung loob nila. Hindi katulad po yung, ako, opinion ko lang po ah, hindi po katulad ng pagkain grupo, siyempre mas mabilis silang uuwi, mas maganado silang umuwi kasi may mga kasabay. Noong talang pagkaya yung isa po, pagkaya yung inyo po, pwedeng maturuan o pwedeng bumaklas sa grupo ng ating panlabang. Kaya minsan, makikita nyo bakit yung isa nauna ng mga 5 minutes o 10 minutes. Kasi po, natuto na sa magbaklas o bumaklas sa grupo niya. Malaking bagay po natuturo natin yun. At kung papansin niyo po, tanghaling tapat po tayo nagtotos para yung layo po na itong purview to Santa Mesa, madoble. Kasi pagka mainit, parang times 2 yung hirap niyan eh. Ganto po yung simpleng pamamaraan ni Bite. Pero hindi po sinasabing tama to. Pero dito po tayo umihiyang. Sige po, kukuha muna po ako ng isa nito. Kanina po pinakita ko yung brown, kapatid niya yung si Bunso. Ito naman po. Itong ibon natin, kita mo, napahalo pa yata ito. Ay hindi, ito po naka-2K natin. Pakakawalan po natin, bago pakawalan, bibigyan po uli natin ito. Para pansuporta lang. Tapos din, mamaya, checkin natin, pag uwi ko sa Santa Mesa, checkin po natin kung makukumpleto. Sana po, kasi ito po yung pinaka-barometer natin, galing po sila sa sakit. Para malaman po natin kung nahihirapan po ba o paano ba na po maduduro po sila, kasi sabi ko nga po, back to basic, back to zero po tayo. Gawa ng 10 araw po tayo hindi nagpalipad. Tapos din nagpalipad na tayo mga 2 araw hanggang 3. Ngayon po, ito na po ang magiging basehan natin. Kung okay po yung pag-uwi nila, pagtingin po natin doon kumpleto, okay yung mga dumi nila, okay yung mga dumi nila, hindi po sila nagusot. Yung po, didiretso mamaya natin sa truck sa MMFC. Saglit po ah. Sabi mga showbiz! Showbiz, balik ulit tayo. Ito pong ibon na to, kung papansin ninyo, may tatak pa sa bakpak. Kararating lang po na ito. Halos 4 days pa lang po sa loob ko to. Pauwi ko po itong ng matlog. Unfortunately, parang siguro nahuli, kaya ngayon lang bumalik. Nung nakaraan lang bumalik. Pero sa ngayon, kailangan po natin isang ilaban. Gawa po ng yung ibon po ito, yung mga magulang niya, magaganda po yung resulta. Pero kailangan po natin isang ilaban para pag may karapatan po siya, bibigyan natin po siya ng karapatan dito sa loob natin na i-breed pagka medyo maganda-ganda na yung resulta niya. Matlog pa lang po yun. Pero kung magkalbayang takloban, pwede ko nang ikip ito. Pero sa ngayon, bigyan natin pagkakataon isang ipatunayan yung sarili niya. Pakawalan ko po, single tossing po tayo. Yun. Maya-maya po yung natin kukunin yung isa. Pero shout out nga pala po sa mga nanonood po sa Dennis Palma Channel at sa Lok Di Bait. Maraming salamat sa mga suporta nyo. At yung mga hindi pa po nakakapalo, na-invite ko po kayo, nanonood na rin naman po kayo, makikisuyo po ko. Papalo na lang din po ng Lok Di Bait, then pa-subscribe po ng Dennis Palma Channel.
magtulungan po tayo, palambing naman po sa si Bait sa inyo. Total nanonood na naman kayo eh. Ano po ba yung pinaka-regalo niyo na lang na mag-subscribe o mag-follow po kayo sa page po natin. Kuha po tayo isang ipon pa ulit. Meron po tayo isang pinapakiramdam dito. Sana po makapagpatapos tayo kahit maliliit, kahit hindi ganun ka itsura. Hindi ganun ka ano. Katulad po na ito, tabingi ang tuka po. Mga kasubis, tabingi ang tuka niyan. Tapos may tis-tis yan. Yung dulo ng pakpak tsaka dulo ng ano. Ito. Pero nagiging okay na eh. Bali kasi ito sign of inbreeding. Pag inbreed po kasi medyo may mga pangit doon sa karakteristik ng katawan o ng ano niya, balahibo or something sa mata. Ito katulad nito, tuka, saka yung pakpak, gagawa natin ng paraan o susubukan natin para malaman po natin kung kaya pa rin ba manalo ng inbreeding. Kasi dati nakapagpa-uwi tayo overall, 15 overall MMFC, inbreeding yun ng mga Victor Lim saka The Word ni paring Ramon Rivera, Anja, mga Anja po yun, mahuhusay yun, matsatsaga umuwi. Dalawang taon din natin sinali yun at nag-overall ng pangalawang taon niya. Nabisgrasya lang ng unang taon niya yun na nabubungutas ng isa para si, parang ito si, tawag nito si Mr. DQ po natin. Pakawala ko muna po, medyo may distansya na kaninang 5 minuto siguro o mga 4 minuto isa. Kukuha po ulit tayo. Shoutout po ulit sa mga nanonood po, pasubscribe na lang po. Ayun, tapos good luck nga pala po, parang nagpahirapan po kagabi, kahapon. Sana umuwi po yung mga ibon nyo at dasal po ni Bait na hanggang dulo magsama-sama tayong lumaro o magkita-kita po tayo hanggang derby para naman lahat masaya. Pagka nanalo po kayo, magiging masaya din po si Bait para sa inyo. Ganito lang naman po, enjoy lang po natin. Pag natalo naman po, basta dumulo yung ibon, umuwi, okay na rin po yun. Gagang ng ibon ko. Kahapon lang ako nawalan, pero ang kagad nila. Siguro, kanina magandang nilipad nila. Ayun, oh. Ibig sabihin, pag magang po yung ibon na natin, ang katumbas nun, siguro po, rumoronda sila. Kasi makikita ninyo naman po, yung dumi dito, mamaya, papakita ko, yung dumi po nila po, sige po, mamaya po ulit.